unang-una. Binabati ko ang mga avid listeners sa channel ko at nasa dulo ng video ang mga shoutout. Ang ilan sa mga Pilipino ay mahilig sa kwentong kababalagan. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa sa ating avid listener. At ito, ang kwento niya. Magandang araw po sa iyo, Sir Chris. Ako po ulit ito, Zel ng Zamboanga. Pasensya na po at medyo natagalan bago ako nakapagpadala ulit ng kwento sa inyo. At siya nga po pala, nababasa ko po yung ibang mga comments. Nakakatuwa po na nagustuhan nila ang mga naibahagi kong kwento. Ako po yung nagko-comment na nagngangalang Liz sa kwento kong alitan. Nangako po ako na ibabahagi ko ang kwento kung paano nagkakilala ang lola ko na taga-Sikihor na may lahing mangkukulam at mambabarang. At ang lolo ko naman na galing sa mga angka ng Babaylan na taga Iloilo. Medyo mahaba-haba po ang kwento na ito. At siya nga pala, lilinawin ko lamang ang tungkol sa lola ko, Sir Chris. Ang tatay ng lola ko ay purong taga Sikihor at ang nanay naman niya ay taga Iloilo. Kaya Ilonggo po ang wika na ginagamit nila. Lumaki si lola na tawagin na lang nating Asunsyon o Sion sa Sikihor. Habang ang lolo ko naman ay tubong Iloilo talaga na itago na lang natin sa pangalang June. Kung magtataka kayo kung bakit ang mga kwento ko ay detalyado ay dahil sa lumaki kami na palagi ito kinukwento ng lola ko sa amin. Kumbaga bedtime stories niya ito noong mga bata pa kami kapag napapadalaw siya sa bahay namin. 1942, nang unang nagkakilala sina Sion at June nung lumipat ang pamilya nila Sion sa Iloilo. 16 years old si Sion nung panahon na yon at 19 naman si June. May pag-aari sina June na tubuhan sa Iloilo at uniko iho ito. Kumbaga may kaya ang pamilya nila June. Ngunit lumaki si June na may respeto sa nakakatanda at marunong makipagkapwa-tao. Tumutulong sa mga nangangailangan at pinagtatanggol ang mga naaapi. Ngunit may ugali din naman ito na kapag nagawan mo ng masama, tiyak na lalaban ito at gaganti ng sobra pa sa ginawa sa kanya. Kaya kahit kilala na mabait itong tao, walang nang aabuso sa kabaitan niya. Si Sion naman, masasabi mo na mabait, simple, dalagang Pilipina at masunurin na anak. Ngunit, may tinatago din itong ugali na kapag inaway mo o kaya inapi ang mga mahal niya sa buhay ay hindi kanya tatantanan hanggang kamatayan. Dahil nga sa may alam itong karunungan sa kaliwa. Bagay nga silang dalawa, Sir Chris. Konting kaalaman lamang para malaman niyo ang ugali ni Sion at June. Sa nilipatan nila Sion, ang lupa na nabili nila ay pag-aari nila June. Isang mananay ang kanyang ina at isa namang mekaniko ang ama nito. Pagbili nila sa lupa, nagpatayo lamang sila ng barong-barong upang may masilungan at matulugan habang ginagawa ang maliit na bahay nila. Isang umaga, inutusan si Sion na maglabas sa may ilog at dadaan pa ito sa tubuhan nila June at palayan bago makarating sa ilog. Habang bitbit ni Sion ang planggana at naglalakad habang patingin-tingin sa paligid, may napansin siyang isang aso na panay sunod ng sunod sa kanyang likod. Nang nasa kaligitnaan na siya ng palayan, tumigil siya at pinagmasdan ang asong ito na tumutulo ang laway habang titig na titig sa kanya. Kumunot ang noo niya at nagtaka, bakit huminto din ang aso nung huminto siya? Kung normal lamang ito na aso, dapat nakauna na ito sa kanya
o di kaya'y hindi ito hihinto. Ilang minuto din ang lumipas at habang nagtitigan sila, may narinig si Sean na nagsalita sa likod niya. Lumingon ito at nakita niya ang isang binata na may hawak na latigo at nakatitig sa aso. Tirik na tirik ang araw. Gusto mo na agad mambiktima. Mahinaong sabi ng binata. Nakita ni Sean na biglang tumakbo ang aso papalayo sa kanila at pumasok sa tubuan. Nang binaling sa kanya ng binata ang paningin, parang natigilan ito at nakatitig lamang ito sa kanya. Akala mo binunuta ng dila at hindi makapagsalita. Hindi pinansin ni Sean ang binata sa harap niya. Binuwat niya ulit ang kanyang planggana at lumakad. Si Ju naman, parang namanga sa kagandahan na taglay ni Sean. Simple, ngunit masasabi mong may dugong kastila. Kasi matangos ang ilong, maputi, at may mahabang buhok. Hindi na nakapagsalita si Jun at pinagmasdan na lamang niya si Sean habang naglalakad dito papalayo. Ito yung unang tagpo nila at simula sa araw na yon, hindi na nawala sa isip ni Jun ang bagong lipat na magandang dalaga. Palihim niya itong sinusundan kahit saan man ito magpunta. Isang araw, naisipan ni Sean na maglakad-lakad dahil gusto niyang makabisado ang lugar at hindi niya namalaya na napalayo na pala siya at ang nakikita na lamang niya ay puro kabundukan at nasa paanan na siya ng bundok. Naisipan niya na bumalik na ngunit hindi na niya alam ang daan pa uwi. Napaupo na lamang si Sean nang may narinig siyang nagsalita. Pamilyar ang boses nito kaya inangat niya ang kanyang ulo at nagtama ang paningin nila ni Jun. Ngumiti ito sa kanya. Mukhang nawawala yata ang binibining ito ah. Patawa na wika ni Jun. Mas lalo namang sumimangot ang mukha ni Sean at tumayo ito at pinagpag ang mahabang palda nito. Ano naman ang ginagawa mo dito? Sinusundan mo ba ako? Pagalit na tanong nito, mas lalo namang napatawa ng malakas ang binata bago ito sumagot. Nakita kasi kita kanina nung dumaan ka sa may tubuhan. Kaya sinundan kita, baka kasi mapaano ka. Natatawa pa na wika nito. Nang aasar ka ba? Anong nakakatawa? May pagkasuplada nitong tanong abang nakataas ang kilay na nakatitig kay Jun. Hanggang sa napatigil naman sa kakatawa ang binata at sumeryoso, agad na hinila siya sa baraso at ipinuwesto siya sa likuran nito. Hahampasin na sana niya dahil sa tinura ni Jun nang biglang nakarinig siya ng angil mula sa likurang bahagi ng puno sa kung saan siya umupo at sabay silang napatitig doon. Lumabas ka dyan! Matigas na sigaw ni Jun abang hinahawakan pa rin sa braso si Sean. Maya-maya lang, isang malaking aso ang dahan-dahang lumabas galing sa likuran ng puno. Agad na winaksi ni Sean ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ni Jun at hinimas-himas ito at humarap sa aso. Hahawakan pa sana ulit ni Jun ang dalaga nang napatigil ito nung makita niya natitig na titig ito sa aso habang may inuusal na pabulong at nagulat na lamang ang binata nung biglang gumulong-gulong ang aso at parang namimilipit ito sa sobrang sakit. Ang kaninang angil nito ay napalitan ng iyak at hiyaw na animoy sinusunog. Nanlaki ang mga mata ni Jun sa nakitang ginawa ng dalaga. Ngayon, magtanda ka na. Sa susunod na makita kitang umaaligid-aligid sa akin, hindi ka na aabutan ng umaga. Malamig na wika nito. Nang matapos banggitin iyon ni Sean,
agad namang bumangon ng aso at dali-dali itong tumakbo, papalayo. Binalingan naman niya ng tingin ng binata na parang ipinako ito sa kinakatayuan. Taas kilay itong nagwika ng, "Ano? Natahimik ka yata?" Bigla namang parang naalimpungatan si June at tinanong ang dalaga kung ano ang ginawa niya. Sumagot ito, "Binigyan ko ng leksyon ng hayop na yon. Ang ibig kong sabihin, paano mo nagawa yon? May samang gagamot ka ba?" Tanong pa ni June. "Wala kaming lahing manggagamot. Galing ako sa angka ng mga mangkukulam at mambabarang." Diretsa ang sagot nito. Mas lalo namang nanindig ang balahibo ni June sa narinig. Ngunit sa loob-loob ni June, mas lalo siyang humanga sa dalaga dahil sa katapatan nito. Inaya niya ito na umuwi na sila at dahil padilim na rin. At habang naglalakad sila pabalik, hindi napigilan ni June na mas lalong humanga sa kagandahan ni Sean ng malapitan. Nakipagkilala siya dito at nagulat siya nung sumagot si Sean ng, "Hindi na kailangan. Kilala na kita. Kilala ko kung sino ka. Alam ko ang pangalan mo at kung saan ka nakatira." Wika nito habang naglalakad. Natigilan naman si June sa narinig at tinawakan niya ito sa braso at iniharap ito sa kanya habang titig na titig sa mga mata nito. "Kilala mo kung sino ako? E samantalang ako, alam ko lang ang pangalan mo." Nahihiyang sagot nito habang kinakamot ang ulo. Ito ang unang pagkakataong nakita niyang bahagyang umiti si Sean na halos lumambot si June sa kinakatayuan nito at mas lalo itong gumanda pag nakangiti. Hindi na makaimik si June nung panahon na yon. Hinatid niya ang dalaga sa bahay nito at naabutan niyang nasa labas ang ama nito, nagsisibak ng kahoy. Agad namang nagbigay galang si June at nagpaalam na ito. Naging magkaibigan si Sean at June simula nung araw na yon, Sir Chris. Walang araw na hindi dumadalaw si June kina Sean. At nung napansin na ito ng mga magulang ni Sean, tutol sila dito. Tutol sila sa pagiging magkaibigan ng dalawa dahil may kaya si June at sila ay ordinaryong pamilya lamang. Ngunit hindi naging hadlang iyon sa pagkakaibigan ng dalawa. Hanggang sa dumating itong araw na nagpaalam si June na manligaw kay Sean. At nung panahon na iyon ay 18 anyos na si Sean at naging matalik silang magkaibigan ni June sa loob ng 2 taon. Isang gabi, habang nag-uusap si Sean at June sa may kubo sa gilid lamang ng bahay nila, dito nagdapat si June ng kanyang saloobin. Noon ay wala siyang lakas na loob upang umamin dahil bata pa si Sean at alam niyang hindi papayagan si Sean ng mga magulang nito na tumanggap ng ligaw at nag-iisang anak lang ito. Unika iha si Sean at uniko iho naman si June. "Sean, tatanggapin mo ba ako?" Seryosong tanong ni June sa dalaga. Sasagot na sana ang dalaga nang napalingon ito sa punong mangga sa labas ng bakod nila na gawa lamang sa kawayan. Napakunot ang noo ni Sean at nagsabing, "May nakamasid yata sa atin." Mahinang wika nito at agad namang lumingon si June. Isang anino ang nakita nila na nakatayo sa may punong mangga. Papatayo na sana si June upang lapitan ito nang pigilan siya ni Sean. "Hindi ordinaryong aswang yan, John." Nilingon ni John si Sean sabay sabing, "May alam din akong pangontra sa mga ganyang nilalang. Pero inaaral ko pa. Hindi pa ako ganun kadalubhasa." Saad nito. At nung natahimik silang dalawa, isang alulong ng aso ang narinig nila sa di kalayuan. Dito na lumabas ang mga magulang ni Sean
at pinapasok sila sa loob ng bahay. Agad namang tumutol si Sean dahil gusto niyang makita kung ano ang gagawin ng kanyang mga magulang sa nilalang na ito. Saktong papalapit na ang ama ni Sean sa bakod nang isang malakas na pagaspas ang nadinig nila na dumapo sa kanilang bubong. Paglingon nila, isang malaking itim na ibon ang nakatayo sa may bubong habang panay pagaspas sa mga pakpak nito. May dalawang hindi inaasahang bisita noong gabing iyon. Agad na kumuha ng itak ang nanay ni Sean, habang si Sean naman ay nakikiramdam lamang sa paligid. Paglabas ng nanay ni Sean, agad na kinuha ng ama niya ang itak at hinasa ito. Bali yung dalawang itak mismo ang hinasa ng ama ni Sean. Nakakaigting pakinggan at masakit sa tenga para sa mga aswang ang tunog na ito. Nakarinig sila ng malakas na pagbagsak galing sa mga punong nakapaligid sa bahay nila. Isa, dalawa, tatlo, apat, at yung dalawang nilalang na nasa harap nila. Sa isip-isip ni Sean, anim. Anim na aswang ang nakapaligid sa kanila nung oras na yon. Pumasok na kayo! Matigas na wika ng ama ni Sean at agad na hinila ni June si Sean. Ngunit, tumanggi ito. Hinila din siya ng kanyang ina, ngunit nagmatigas ang dalaga, kaya walang nagawang ina nito at si June. Hindi na lamang sila pumasok. Pinakiramdaman na lamang nila ang paligid at ang mga tunog ng tiktik na nagpapalitan ng huni. Nakita nila na may isang matandang babae ang dahan-dahang lumalapit sa bakod nila. Pinatay mo ang anak ko. Matigas na may galit ang wika nito. Namumula ang mga mata nito habang galit na nakatitig sa kanila. Magsasalita pa sana ang kanyang ama nang biglang nagsalita si Sean. Hindi kasalanan ng tatay ko kung namatay ang anak mo. Dinepensa lang niya ang kanyang sarili sa mga hayop na katulad niyo. Sa admisyon, maririnig sa boses nito ang pagdiin sa mga salita na binibitawan nito. Pinagsabihan siya ng kanyang ama na huwag makialam. Natahimik si Sean. Si Joe naman, palihim na nag-usal ng proteksyon para hindi makalapit sa kanila ang mga ito. Naramdaman niyo ni Sean at ng mga magulang niya. Agad na kumuha ng lupa si Sean at may ibinulong ito at itinapon ito sa ere. At isang malakas na sigaw ang narinig nila sa di kalayuan. Lahat sila napalingon sa direksyon na kung saan ang gagaling ang tinig na iyon. Pati ang matandang babae ay napalingon din. Isa-isang nagsisigawan ang mga nakapaligid sa kanila na nakatago lamang sa mga kakawian. Ang malaking ibon na nasa bubong ay agad na lumipad. Ngunit nang lingunin ito ni Sean at nag-usal, bumagsak ito. Pagbaling ng tingin ni Sean sa matandang babae, nakatingin ito sa kanya habang nanlilisik ang mga mata at umaangil ito sa galit. Nanigas sa mga magulang ni Sean sa nakita nilang ginawa ng kanilang anak. Hindi nila inakala na may kakayahan ito na higit pa sa kanila. Ang ginawa ni Sean ay hindi kayang gawin ng kanyang mga magulang, kaya nagulat sila sa tinuran nito. Nagwika ito habang nakatingin sa matanda. Sa susunod na makita ko yung pagmumukha mo, susunugin ko kayo ng buhay. Nang marinig ito ng matanda, agad silang napaalis. Nang nasiguro pa nila na wala ng mga ito, agad namang kinumpronta si Sean ng kanyang mga magulang at tinanong
kung saan niya natutunan ang inasal niya kanina. Walang paligoy-ligoy na sumagot si Sean na nung bata pa daw siya ay palihim na tinuturuan siya ng kanyang lola. Ina ng kanyang ama. Tinuruan siya ng mga ganitong kakayahan at karunungan upang maprotektahan niya ang kanyang sarili. Napaisip ang mag-asawa at nagkatinginan. Kaya pala nung bata si Sean ay walang araw na hindi siya hinihiram ng kanyang lola. Lalo na pag sumasapit ang Martes at Biyernes. Humihiling ang lola ni Sean na doon na lamang matutulog sa bahay nila. Ngayon ay alam na nila kaya pala hindi pinilit ang ama ni Sean ng lola niya ang tanggapin ang mga karunungan sa kaliwa dahil sa kanya ito ipinasa. Namatay ang lola ni Sean nung mag-11 anyos pa lamang siya. At simula noon, mag-isa niyang inaaral hanggang sa maging dalubhasa siya sa mga itinuro sa kanya ng kanyang lola. At isinapuso't isip niya ito, nalingid sa kaalaman ng kanyang mga magulang. Ngunit, naaalala niya ang bilin ng kanyang lola na huwag gagamitin sa masama. Gagamitin lamang ito kung kinakailangan o di kaya ay proteksyonan niya ang mga may balak na gawan sila ng masama. Pagkatapos mag-usap, humingi ng paumanhin si Sean sa kanyang mga magulang. Nagpaalam na din si June at nangakong babalik ito kinaumagahan at simula sa gabing iyon, tahimik na namuhay ang pamilya ni Sean. Naging sila naman ni June at nung magtatatlong taon na silang magnobyo, napagpa siya ng mga magulang ni Sean na bumalik na muna sa Sikihor dahil nagkakasakit daw ang lolo niya, tatay ng ama niya. Masakit man sa kalooban ay kailangan nilang maghiwalay. Ngunit nangako si June na dadalawin niya si Sean sa Sikihor at sa tamang panahon ay magpapakasal sila. Ito ang pangakong binitawan ni June kay Sean at 2 taon nang lumipas. Ngunit walang June ang nagpakita kay Sean. Halos araw-araw umuupo si Sean sa may tabi ng kalsada sa may punong kamatsili sa tapat lamang ng bahay nila upang makita ang mga dumadaan. Nagbabaka sakaling isang araw, makita niya si June at tutuparin nito ang pangako sa kanya. Kapag maglalaban naman ito sa may batis, kasama ni Sean si Emma at si Linda. Siya nga pala, si Linda, ang lola ni Jackie sa kwento kong alitan. Si Aling Emma, ang matandang may-ari ng tindahan na nakilala ko sa kwentong na ibahagi ko po sa inyo. Sa mga nakikinig dyan na sumusubaybay sa kwentong alitan, malamang kilala ninyo si Aling Emma at ang nanay ni Lucinda at Miranda na si Aling Linda. Matalik na magkakaibigan ng tatlo at yun nga kapag naglalabas si Sean, kasama niya ang dalawa. Kinukwento niyang tungkol kay June at kung paano sila nagkakilala. Walang araw na pag magkasama silang tatlo, ang bukang bibig ni Sean ay si June. Isang araw, naglalakad ang magkakaibigan upang dumalo sa isang diskuan. Habang naglalakad, nagkukwentuhan ang magkakaibigan nang biglang may nakita silang 2 lalaki na kasing edad lamang nila. Nakatayo sa gilid ng tindahan at nakatitig ito sa kanilang tatlo. Hindi pinansin na magkakaibigan ng mga ito at nung nakarating na sila sa pupuntahan, plano lamang nila ang pagmasdan ng mga nagsasayaw at kakain sa mga paninda. Habang tumitingin ang pagkain si Sean, lumapit itong isang lalaki at nagpakilala itong Augusto na tagakabilang baryo. Kinilig naman ang 2 kaibigan ni Sean dahil makisig, guwapo, moreno at patangkad ang lalaki. Magandang pagkakatindig. Pero si Sean, wala siyang pakialam dito dahil ang gusto niya makita sa oras na ito si June. Binaliwala ito ni Sean at patuloy ito sa pagtingin sa mga paninda sa gilid ng daan. Abang ito namang Augusto ay panay sunod ng sunod kay Sean.
Nang hindi mapigil ni Sean ang pagkainis dito, ay hinarap niya ito. Pwede ba? Huwag mo na nga akong sundan. Nakakaasar ka na. Sabi nito sa naiinis na boses. Ngumiti lamang si Augusto at sumagot ito. Mas lalo kang gumaganda pag nagagalit ka. Natatawang wika nito. Ang dalawa naman ay panay sunod ng sunod habang kinikilig. Ang kasama naman ni Augusto ay nagpakilalang Mario. Pinsan niya ito. Nang may napili ng makain si Sean, akmang babayaran na niya ito, ay agad namang binayaran iyon ni Augusto. Napasimangot si Sean at inabot niya ang kanyang pera kay Augusto. May pera ako. Hindi ko kailangan ng limos galing sa isang estranghero. May pagkasupladang wika nito. Napatawa lamang ng malakas si Augusto sa tinura ng dalaga. Imbis na kakainin niya ito, ay binitawan niya ang hawak niyang suman at inilapag ito sa harapan ng binata at umalis. Kinuha din naman yun ni Augusto at hinabol ang naiinis na dalaga. Binilhan din naman nila si Emma at Linda na binayaran naman ni Mario. Nang makita niyang nakasunod si Augusto, agad na nagyaya si Sean sa dalawa na umuwi na lamang sila. Dahil nawala na siya ng gana, ngunit hindi siya pinansin ng mga ito dahil abala ang mga ito na nakikipagkwentuhan kay Mario. Inis na naglakad papalayo si Sean habang mura ng mura dahil mukhang nag-e-enjoy ng dalawa sa bagong kakilala. Si Augusto naman, nakangiti lang habang pinagmamasdan si Sean habang mabilis itong naglalakad papauwi. Agad na hinabol siya ni Augusto, hinawakan ang kanyang braso at nagsabing, "Napakasungit mo naman. Gusto ko lang naman makipagkaibigan." Wika nito. "Hindi ko kailangan ng bagong kaibigan dahil sapat na sa akin ang mga kaibigan na meron ako." Masungit nitong sagot at sasagot pa sana si Augusto nang may narinig silang nagsalita sa likuran ni Sean. "Naintindihan mo naman ang ibig niyang sabihin. Ayaw niya ng bagong kaibigan." Wika ng isang lalaki. Napalingon si Sean at natulala sa tuwa nang makita ang nobyo niya na si Jun. Binitawan siya ni Augusto at napatitig kay Jun. Pareho silang katangkad kaso may pagkatsinito si Jun at maputi. Samantalang si Augusto naman moreno at masasabi mong tall, dark and handsome. Agad na niyakap ni Sean ang nobyo sabay hampas sa dibdib nito. "Bakit ngayon ka lang? Akala ko hindi na kita makikita." Maluhaluwang sabi nito at gumanti ng yakap si Jun kay Sean. "May inasikaso lang ako. Pasensya na." Mahinang sambit nito habang hinihimas-himas ang buhok ni Sean. Napatulala naman si Emma at Linda nang makita si Jun. Napatigil ang mga ito habang si Augusto naman ay umuko na lamang at naglakad pabalik sa diskuan. Agad namang nagpaalam si Mario sa dalawa at patakbong sinundan ang pinsan nito na kitang kita ang panglulumo sa mukha nito. Ipinakilala ni Sean si Jun sa kanyang dalawang matalik na kaibigan at hinatid muna nila ang mga ito bago umuwi. Masayang sinalubong ng mga magulang ni Sean si Jun. Nagkumustahan at nagkwentuhan. Doon ay ipinaliwanag ni Jun na isang araw, biglang nanghina ang kanyang ama at kailangan siya sa tubuhan. Nang dahil dito, natagalan siya bago sumunod kay Sean o dalawin man lang ito at naging miyembro din siya ng isang grupo dahil may sapat na siyang karunungan at dalubasa na siya sa panggagamot at sa kanya isinalin ang anting-anting ng kanyang ama na isang babaylan. Tinanggap naman ito ni Sean at naintindihan niya ang sitwasyon ni Jun. Masaya silang kumain ng hapunan habang nagkukwento si Jun na palagi siyang pumupunta sa bahay nila Sean sa Iloilo
upang linisin ito araw-araw. Hindi niya pinabayaan ang mga halaman at ang mga tanim ng ina ni Sean. Agad namang natuwa ang mga magulang ng dalaga sa balita ng binata. Sinabi rin ni June na 3 araw lamang siyang mananatili sa sikihor dahil may aasikasuin pa siyang importante at nangangako ito sa harap ng magulang ni Sean na pagbalik niya ay magpapakasal na silang dalawa. Nakakalungkot ngunit napaiyak sa kaligayahan si Sean. Agad niyang niyakap si June at maluha-luha din naman ang mga magulang ng dalaga. Sa 3 araw na iyon ay sinulit nila ang oras na magkasama. Sa huling gabi ni June ay napagpasya nilang pumunta sa may burol na katabi ng palayan. Pagmamay-ari nila ito ni Sean. Masarap ang hangin doon at makikita ang lahat ng bituin sa kalangitan. Sabi nga ng lola Sean ko Sir Chris na tuwing maaalala niya ang mga sandaling iyon ay napakasarap daw sa pakiramdam na balikan ang ala-ala na iyon. Dahil kayakap niya ang taong mahal niya sa ilalim ng mga bituin. Tuwing ikukwento ng lola Sean ko ang istoryang ito Sir Chris, kahit paulit-ulit, kahit memorize na namin ng mga pinsan at kapatid ko ang mga dialog nila, ay makikita mo ang kislap sa mga mata niya tuwing babanggitin niya ang pangalang June. Naririnig ko na ang kwentong ito simula nung magkaisip ako hanggang sa edad na 15 anyos. At 15 anyos ako Sir Chris nang mamatay ang lola Sean ko. Binigyan siya ng kwintas ni June, tanda ng pagmamahal. Suot-suot ito ni lola hanggang sa kanyang libingan. Balik na po tayo sa kwento. Kinabukasan, hinatid ni Sean si June sa pantalan at masayang nagpaalam ang magkasintahan dahil alam nila na sa susunod na pagkikita ay hindi na sila maghihiwalay. Sa part 2, nabanggit ko na mayroong sinalihang grupo si June. Ipapaliwanag ko lang po kung ano ang grupong ito. Taong 1940s, noong panahong iyon, isa itong grupo ng mga antingero na nagmumula sa mga angkan ng mga malalakas na manggagamot at babaylan. Grupo ito na nilalabanan ang masama o ang mga nasa kaliwa, Negros, Iloilo at Sikihor. Diyan ang gagaling ang mga angka ng miyembro ng grupong ito. At isa nga dito, ang angka ng lolo ko. Hindi ko babanggitin ang apelyedo Sir Chris dahil kilala ang apelyedo ni lolo sa Iloilo at Negros. Masayang naglalakad si Sean pa uwi na kahit may kirot sa puso nung nakita niyang sumakay si June ng barko, ay may ngiti pa rin ito sa labi habang iniisip ang mga pangakong binitawan ni June. At sa loob-loob niya, alam niyang babalik ang nobyo at hindi na sila magkakahiwalay kailanman. Hawak-hawak ni Sean ang kwintas na binigay sa kanya ni June. Nang biglang natapilok ito dahil hindi ito tumitingin sa dinadaanan. Dahil pakiramdam niya raw ay parang nakalutang na siya sa hangin. Dahil hindi na niya maantay kung kailan babalik si June. At sa isip niya, anumang oras o panahon, ay magsasama na sila ni June. Isang malakas na aray ang nasambit ni Sean ng bumagsak sa lupa. Napahiyaw ito. Yan kasi, napakatanga mo naman Sean. Naisambit ni Sean sa kanyang sarili at natatawa itong tumayo habang paika-ika na naglalakad pa uwi. Naisipan niyang daanan si Linda at ipapahilot ang kanyang baywang sa ina ni Linda. Tawang-tawa naman ang Linda sa sinapit ng kaibigan. Ganyan nga siguro ang tunay na magkakaibigan Sir Chris. Kung masaktan ka, pagtatawanan ka muna bago tulungan. Uso din pala ito nung panahon na iyon. Hinatid na lamang ni Linda si Sean pa uwi habang akay-akay. Nang makita ng mga magulang ni Sean ang itsura ng dalaga,
Agad naman sila nito nilapitan at tinanong kung anong nangyari sa kanya. Ipinaliwanag ito ni Sean at pinagalitan siya ng ina dahil hindi ito nag-iingat. Tiya, nahilot na po ni nanay ang bewang ni Sean. Kaya ayos na po yan, huwag na kayong mag-alala. Natatawang wika ni Linda. Pinapasok na sila ng kanyang ina sa loob ng bahay at naghanda ito ng saging na nilaga para sa merienda. Sabi kasi ni Lola Sir Chris nung panahon na yon ay walang masyadong masakyan kaya kahit gaano kalayo kung gusto mong puntahan ng bayan o talipapa ay maglalakad ka lang kahit ilang kilometro pa ang layo o di kaya ay makikisakay ka sa mga kalabaw na may malalaking basket sa likod na nagdi-deliver ng mga gulay. Hindi ko ma-imagine Sir Chris na tatawa ako pag naiisip ko ang simpleng pamumuhay nila Lola noon. Si June naman ayos lang kasi may kaya sila sa buhay at may mga kabayo silang masasakyan. Balik na po tayo sa kwento. Kinagabihan, habang kumakain sila, isang tunog na kwak-kwak ang paulit-ulit na naririnig nila at parang bulong lamang ang tunog na iyon na paikot-ikot sa bahay nila Sean. Tumayo ang ama nito at kumuha ng itak habang nakikiramdam. Ang ina naman ni Sean ay kumuha ng asin. Si Sean naman, total alam na ng mga magulang niya ang kanyang kakayahan ay wala na itong pakialam sa tunog na umiikot sa labas ng bahay. Patuloy itong kumain at akma na sanang lalabas ng bahay ang ama niya nang bigla itong nagsalita habang kumakain. Hayaan nyo na yan tay. Umupo na kayo at tapusin ang kinakain nyo. Ako nang bahala dyan. Tatapusin ko muna ang kinakain ko. Lagot yan sa akin mamaya. Pasimpleng wika nito. Umupo na lamang ang kanyang ama at inilapag sa kanyang tabi ang isang itak. Itabi nyo nga yung asin ay. Magsasayang pa kayo ng asin. Mamaya niyan ako na naman ang uutusan yung maglakad papunta sa bayan para bumili. E ang layo-layo nun. Saka hindi pa ako makakalakad ng maayos dahil masakit pa itong bewang ko. Dagdag pa ni Sean. Napatawan na lamang ang kanyang ina sa sinabi at pagkatapos nitong kumain ay tumayo na ito. Kumuha muna siya ng isang hinog na saging panghimagas habang hawak-hawak ang bewang na lumabas ng bahay at umupo ito sa labas ng pinto. Nandito na ako, halika na. Sigaw nito habang binabalatan ang saging at kinagat. Palingon-lingon ito habang umunguya ng saging at natigilan si Sean nang may makitang dumapo sa tapat ng bahay nila sa may puno ng santol sa tabi ng balon. Pinakiramdaman iyon ni Sean. Dahan-dahan itong lumapit sa balon habang hindi inaalis ang tingin sa isang figura ng tao na nakatago sa taas ng puno ng santol. Bumaba ka dyan! Sigaw ni Sean at yung mga magulang naman ng dalaga ay nakamasidlang na nakatayo sa labas ng pintuan. Tumalo ng nilalang na iyon at tumayo ito sa harap ni Sean. Augusto! Gulat na tanong ng dalaga nang makilala kung sino ang kaharap niya. Augusto! Aswang ka! Hindi ko naramdaman nung una tayong nagkita. Dagdag pa ni Sean. Natatawang sabi ni Sean. Nakita niya na tinitigan lamang siya ni Augusto nang walang imik at mahinang tumango ito. Sean, andito ako para balaan ka. Seryosong wika nito. Natigilan naman ang dalaga at hinintay ang susunod na sasabihin ng binata. Pasensya na kung hindi ko agad sinabi. Pero alam kong may mabuti kang puso. Tumango lamang ang dalaga sabay sabing, nandito ka para balaan ako tungkol sa alin. Nagmasid-masid muna ang binata bago nagsalita.
ang nakaaway kasi ng tatay mo ay kamag-anak namin. Pinsan ng tatay ko. Mahinang wika nito. Agad na lumapit ang mga magulang ni Sean sa dalawa at nakinig ang mga ito. Pinrotektahan niya lang ang sarili niya. Sigaw ni Sean. Alam ko, ako naniniwala ako sa iyo dahil kilala ko ang ugali ng tiyo ko. Naaalala mo ba ang anim na dumalaw sa inyo sa Iloilo? Balik na tanong ni Augusto. Ang isa doon ay ang ama ko. Hanggang ngayon ay hindi pa rin siya nakakabangon sa tinapon mong usal sa kanya. Dagdag pa ni Augusto. Nagtitigan lamang ang mga magulang ni Sean. Nakikita ni Sean na pinipigilan ni Augusto ang kanyang pag-iyak at nagsabi ito ng, "Andito ka para balaan ako. Pero ang sinasabi mo sa akin ngayon ay parang humihingi ka ng tulong." Sarkastikong saad ng dalaga at sinalubong ni Augusto ang mga mata ni Sean at nagsalita. "Tama, andito ako para balaan ka dahil humingi sila ng tulong sa isang angkan ng malalakas na mga mangkukulam para gantihan ka at ang pamilya mo. Narinig ko ang pag-uusap nila. Ayokong may mangyaring masama sa iyo o sa pamilya mo. Ayaw makialam ng ama ko sa away o sa gulo, ngunit pinipilit nila ito." Mahabang paliwanag ni Augusto. Naramdaman ni Sean ang ginawang himas ng kanyang ina sa kanyang likod. Nilingon niya ito at ibinalik ang tingin sa binata. "Pasensya na, hayaan mo bukas, bumalik ka rito. Sasamahan kita sa bahay niyo at gagamutin ko ang ama mo." Mahinang saad ni Sean. Nakaramdam ito ng konsensya sa nagawa niya at handa siyang tumulong sa kapwa kung kinakailangan. Huwag lamang sasaktan ang mga mahal niya sa buhay. Kung hindi, lalabanan niya ito hanggang kamatayan. Yan ang laging sinasabi ng Lola Sean ko, Sir Chris. Kahit buhay niya, itataya niya. Huwag lang isa sa mga pamilya niya ang masasaktan. Agad na tumutol si Augusto. "Hindi, Sean. Kami ang pupunta dito bukas. Maghahanap kami ng kalabaw kung saan may isasakay namin ang ama ko. Dahil kung ikaw ang pupunta doon, baka ano pang mangyari sa'yo." Nag-aalalang wika ni Augusto. Sumang-ayo naman ang mga magulang ng dalaga. "O sige, hihintayin ko kayo bukas," sagot ni Sean. Nagpasalamat ang binata at umalis na ito. At habang papasok na sila sa bahay, natigilan ang ama nito at nagtanong. "Siya nga pala anak, paano mo nakilala ang lalaking iyon?" Punot noong tanong ng ama. Isa sa mga ugali ng lola ko, Sir Chris, ay ang pinakaayaw nito ang magsinungaling. Kaya sinabi niya at ikinuwento kung paano sila nagkakilala ni Augusto. "Teka, kaya mo bang gamutin yun, anak?" Tanong naman ng ina niya. Natatawa namang sumagot si Sean. "Nay naman, sasabihin ko ba yun kung hindi ko kayang gamutin yun? Saka tinuruan din ako kung paano gumamot." Tumangutangon na lamang ang kanyang ina at agad namang sinundan ng ama ang tanong. "Ano pa bang kaya mong gawin na hindi namin alam? Ano bang itinuro sa iyo ng inang ko? Samantalang ako, hindi man lang niya tinuruan." Nagtatampo na sabi ng ama ng dalaga. Tinawanan lamang iyon ng dalaga at inakbayan ang mga magulang at sabay silang pumasok sa loob ng bahay. Kinabukasan, maagang pinuntahan ni Sean si Linda at ang ina nito. "Nabanggit ko na po, Sir Chris, na isang babaylan ang ina ni Linda. Alam kong kilala niyo na po si Linda at tinawag siya ni Sean dahil baka sakaling mangangailangan siya ng tulong galing rito
kung hindi niya kakayanin magpapatulong siya sa ina ni Linda. Pumayag naman ito at sabay-sabay silang bumalik sa bahay nila Sean. Maya-maya lang, may nakita silang maliit na grupo na papalapit sa bahay nila Sean. Binilang nila ang mga ito at nakita nila na 10 tao ang naglalakad papunta sa direksyon ng bahay nila. Nakatayo lamang sila Sean, ang mga magulang nito, ang ina ni Linda at ang dalawang matalik na kaibigan nito na si Emma at Linda. Kinilig na naman ang dalawa nang makita si Augusto na hinihila ang isang kalabaw at sa kalabaw nakasakay ang isang babae at lalaki na kasing edad lamang ng mga magulang ni Sean. Sa tingin ni Sean, ito ay ang mga magulang ni Augusto. Pero ang ipinagtataka nila ay sino to yung pito na sumama. Ang isa, nakilala nila na si Mario. Ngunit ang anim na may kaidaran na rin ay hindi sila pamilyar. Nakayuko lamang ang mga ito maliban kay Augusto at Mario na nakangiting nakatingin sa kanila habang papalapit sa bakuran nila Sean. Agad namang tinulungan ng ama ni Sean ang lalaki na nakahiga sa malaking basket na nakasakay sa kalabaw. Ipinasok nila ito sa bahay at medyo may kalakihan din naman ang bahay nila Sean, ngunit gawa lamang ito sa mga tabla at kahoy. Nung pumasok na sila, inilapag nila ang lalaki sa sahig. Niligyan ito ng banig at unan ng ina ni Sean at naghanda rin ng pagkain ng ina ng dalaga at pinakain niya muna ang mga bisita. Ngunit uminom lamang ang mga ito ng tubig at nagpasalamat. Nalaman nila Sean na simula nung tinapunan niya ng usal ang ama ni Augusto ay hindi na ito nakapagsalita at minuminuto nanginginig na animoy kinukuryente. Ilang taon itong ininda ng ama at naaawa talaga sila, kaya ipinangako ni Augusto na gagawa siya ng paraan para matulungan ang kanyang ama. Dito na kinuwento ng ama ni Sean kung ano ang tunay na nangyari at kung bakit sila pinag-initan at nagsimula ang alitan. Habang nangangahoy sa bundok ay isang malaking baboy ramo ang bigla siyang inatake mula sa likuran. Natumba ang ama ni Sean at tumama ang kanyang noo sa isang bato. Naramdaman ng ama ni Sean ang pagtulo ng dugo sa kanyang noo at nakita niya na nanlilisik ang mga mata ng baboy ramo at hindi ordinaryo ang laki nito. Sasakmali na sana siya nang biglang nahawakan niya ang kanyang dalang itak at nataga ang baboy ramo. Nung nakatayo na ang ama ni Sean, hawak-hawak daw niya ang dumudugong noo. Nakita niya na nagpalit ito ng anyo sa isang malaking aso na mas humaba pa ang mga pangil nito at ang mga kuko sa paa. Agad na ibinao ng ama ni Sean sa lupa ang itak sabay usal ng dasal. Nung tumalo ng aso para kagatin siya, nataga niya daw ito sa bandang leeg. Doon na ito bumagsak at dali-dali na siyang umalis sa lugar na yon. Ipinakita rin ng ama ni Sean ang peklat sa kanyang noo, tanda ng araw nung inatake siya. Doon na intindihan ng pamilya ni Augusto na walang kasalanan ng ama ni Sean. Tapos nabalitaan na lamang nila kinabukasan na may natagpo ang katawan ng tao sa katabi ng sapa. At yun nga ang anak ng matandang babae na umatake sana kina Sean at ang sumunod sa kanila. Humingi ng dispensa ang ina ni Augusto sa tatay ni Sean nung nalaman ng buong istorya. Sadyang hayok sa laman ng tao ang pinsa ng asawa niya at kahit sila nahihirapang kontrolin ito, kaya kahit tirik na tirik ang araw ay nang bibiktima ito sa kalapit baryo. At yun nga Sir Chris, nadamay pang kanyang asawa sa ginawa nito at agad namang humingi din ng dispensa si Sean sa nanay ni Augusto. Tinanggap naman agad yun ang babae at pagkatapos noon, agad na nilapitan ni Sean ang nakahiga na ama ni Augusto at inawakan niya ang ulo nito
at taimtim na nag-usal ng orasyon. Tahimik lamang ang mga tao doon habang pinagmamasdan ang ginagawa ng dalaga. Napaatras sa kinakatayuan ng ina ni Linda sa nasaksiyan. Hindi ordinaryong mangkukulam o mambabarang lamang si Sean dahil nararamdaman niya ang aura nito na napakalakas. Kahit ang ina ni Linda ay hindi niya kayang gamutin ang ama ni Augusto pagkakita niya rito dahil hindi lamang basta sumpa ang itinanim ni Sean sa ama ng binata. Nang binitawan ni Sean ang ulo ng ama ng binata ay naimulat na nito ang mga mata. Agad namang umiti si Sean at hinimas-himas ang ulo ng ama ni Augusto. Pasensya na po kayo, hindi ko po sinasadya na gawin ito sa inyo. Pinoprotektahan ko lamang po ang aking mga magulang. Sana maintindihan niyo po. Malumanay na wika ni Sean, sabay tayo at lumayo ng konti sa nakahiga na ama ni Augusto. Nakita nila ang pagbukas nito ng bunganga at nagsambit ito ng "Salamat, Iya." Napaiyak ang mga pamilya ni Augusto dahil sa ilang taon na hindi ito makapagsalita at sa unang pagkakataon, narinig nila ang boses nito. Agad namang inutusan ni Sean si Augusto na kumuha ng maligamgam na tubig at ipainom ito sa kanyang ama. Agad naman na sinunod ng binata at nagulat sila nung biglang umupo ng mag-isa ang ama ni Augusto at tinignan isa-isa ang mga tao na nandoon. Lahat naman ay natuwa at lalapit na sana ang ibang miyembro ng pamilya nito nang bawalan sila ni Sean. Mamaya na po kayo lumapit. Hayaan nyo na muna siyang lumanghap ng hangin na may dalang orasyon. Wika nito. Agad namang nasipag-atrasa ng mga ito, ngunit hindi maitatago sa mga mukha nila ang tuwa. Ilang minuto ang lumipas nang biglang nagwika si Sean. Subukan niyo po tumayo at igalaw ang mga kamay ninyo. Dahan-dahan namang tumayo mag-isa ang ama ni Augusto at ginalaw-galaw ang braso at mga kamay nito. Napaluwa ito at agad na niyakap ang asawa at ang anak nito. Nalaman din nila na mga kapatid pala ng ama ni Augusto ang mga tao na sumama. Nagyakapan sila at paulit-ulit na nagpasalamat kay Sean. Nakangiti naman ang dalaga habang nakatingin sa mag-anak na masayang nagyayakapan. Pagkatapos ng kaganapang iyon, sinabi naman ni Sean na ipabukas na lamang ang pag-uwi ng ama ni Augusto. Ang Emma at Linda naman ay nagpaalam na doon na lamang magpalipas ng gabi kina Sean dahil andoon si Mario. Kawawa raw ito kung walang kumakausap dito at palihim naman na kinurot ni Sean ang dalawang kaibigan dahil alam na niya ang mga karengkeng na mga ito. Masayang nag-usap ang pamilya ni Augusto at ang mga magulang ni Sean habang nag-iihaw ng manok para uulamin nila kinagabihan. Dito, ipinaniwanag ng pamilya ni Augusto na hindi sila kumakain o nang bibiktima ng kapwa-tao, kundi mga hayop lamang tulad ng mga normal na tao. Kumakain din naman sila ng mga luto na karne, basta walang hinalong asin, bawang at luya. Kaya nung nag-iyaw sila ng manok, hiniwalay nila ang may timpla at walang timpla. Masaya daw ang hapon na iyon, tahimik ang paligid nung kinagabihan. Ngunit nagbabala ang pamilya ni Augusto na alam nila na gaganti ang ilang pamilya nila kaya mag-iingat si Sean at ang mga magulang nito. Nagpasalamat naman sila Sean dahil sa pag-aalala kahit magkaiba ang uri nila sa isa't isa. Kinabukasan, masayang nagpaalam ang pamilya ni Augusto. Ngunit bago sila umalis, nangako ang mga ito na babantayan nila ang pamilya ni Sean at kung may malalaman silang balak ng ilang pamilya nila ay agad-agad ipapaalam nila ito kina Sean. Nagpasalamat naman sila rito
at humingi rin ng permiso si Augusto kung pwede din ba niya dalawin si Sean paminsan-minsan. Pumayag naman ang dalaga, ngunit sinabihan niya si Augusto na mayroon na siyang nobyo at yun nga ay si June. Tinanggap iyon ni Augusto, saka ngumiti at nagwika ng "Hayaan mo na muna akong samahan ka habang wala pa siya at hindi pa kayo ikinakasal. Lalayo lamang ako sa oras na mag-iisang dibdib na kayo. Andito ako para maging kakampi mo at kaibigan. Poprotektahan kita hanggat sa makakaya ko." Sabi ni Augusto. Ngumiti ang dalaga at niyakap si June. "Maraming salamat sa pag-intindi mo." Sabi ni Sean at gumanti naman ang yakap si Augusto. "Simula ngayon, asahan mong maging isang tapat at tunay akong kaibigan sa iyo." Maluwaluwang wika ng binata. Saksi ang mga tao na kapaligid sa kanila sa eksenang iyon. Habang si Emma at Linda naman ay animoy kinukuryente sa kilig habang nakatingin sa dalawa. Sir Chris, hindi pa nagtatapos dito ang kwento. Pasensya na, ngunit may part 4 pa. Isusunod ko na lamang ang part 4. Sa mga listeners na nag-aabang, pasensya na po talaga. Susubukan ko pong tapusin dahil may inkwentro pa pong naganap. Zell ng Zamboanga. At doon nagsimula ang pagkakaibigan ni Sean, Augusto, Emma, Linda at Mario. Palagi na silang magkakasama. Pumupunta ng batis para maglaba at maligo. Pupunta ng bundok upang kumuha ng mga prutas habang kumukuha ng mga panggatong para gamitin sa kanika nilang bahay sa pagluluto. Tumatambay sa Borol at pumupunta sa tabing dagat. Naging mabuting magkakaibigan sila. Tawanan, pikunan, asaran. At isang araw, kaarawan yun ni Emma. Ang ginawa nila, nagplano sila na magdala ng mga pagkain at sa Burol nila balak idaos ang kaarawan ng kaibigan. Masayang nagkukwentuhan, biruan ang limang magkakaibigan. Nang may dahan-dahang lumalapit na isang matandang babae sa kanila. Halatang hindi taga doon yun dahil bago ang mukha nito. Ang ngisi-ngisi itong lumalapit habang may hawak na tungkod. Napatigil naman sila at tumitingin iyon kay Augusto at kay Mario. Tumayo sila upang harapin ang matandang ito na ilang metro na lang ang layo sa kinakatayuan nila. "Magandang hapon ho. May kailangan ho ba kayo?" Tanong sa matanda. Pangisi-ngisi lang ang matanda habang palipat-lipat ng tingin sa dalawang binata. "Bilog ang buwan mamayang gabi." Sagot ng matanda. Nagkatingin na naman ang magkakaibigan bago ibalik ang tingin sa matandang babae. Tahimik lamang si Sean. Nakikiramdam. "Mabango ba? May naaamoy ba kayo?" Wika ni Sean habang itinuon ang titig kay Emma. Agad namang napaatras si Emma at hinawakan ito ni Mario. "Tama Sir Chris, umusbong ang pag-iibigan ni Emma at Mario. At si Mario nga po ang naging asawa ni Emma. Alam nila yon. Dahil wala silang lihim na itinatago." Agad namang hinila ni Sean si Emma upang siya ang makaharap ng matanda. Nilagay niya ito sa likuran niya. "Kung ano man niyang binabalak mo, huwag sa kaibigan ko. Subukan mong galawin kahit isang hibla ng buhok ng kaibigan ko." Madiinawi ka ni Sean. Naramdaman niya ang baho ng matanda. At alam niya kung ano ito. Agad namang hinawakan siya sa braso ni Augusto
Biglang nagbago ang mukha ng matanda at nawala ang ngisi nito nang nagkatitigan sila ni Sean. Nakita ni Sean ang takot sa mga mata ni Emma, kaya binalingan niya ulit ang matanda. Umalis ka. Umalis ka na habang may pasensya pa ako at respetong natitira para sa iyo. Matigas na sabi ni Sean. Bago tumalikod ang matanda, tumingin muna ito kay Augusto at Mario at agad na tumitig kay Sean. Yung dalawang kasama mo, alam mo ba kung ano sila? Tanong ng matanda habang umisi. Oo, alam ko. Eh ako, alam mo ba kung ano ako? Balik na tanong ni Sean. Tumangot ang ulang ang matanda at tumalikod na ito at agad na umalis. Huwag kang matakot. Mamayang gabi, magbabantay kami ni Augusto para makapagpahinga ka na maayos. Wika ni Mario kay Emma habang niyayakap niya ito. Sumang-ayo naman si Augusto at nakisali naman si Linda at makikitulog daw ito kina Emma. Nang nakaalis na ang matanda, bumalik sila sa pagkakaupo at nagkwentuhan. Padilim na rin iyon, ngunit may mga dala silang gasera at balak pa nilang manghuli ng alitap-tap sa gabing iyon. Hanggang sa isang pagaspasang narinig nila sa di kalayuan. At nang lumabas ito sa kakahuyan, siya ang ama ni Augusto na patakbong lumalapit sa burol. Anak! Sigaw ng ama ni Augusto. Agad namang sinalubong iyon ni Augusto at nung nakalapit na ito sa grupo, agad naman ito na tinutukan si Emma. Anong ginagawa mo dito, Ineng? Wika nito na medyo galit. Umuwi ka na. Sa kondisyon mong iyan, naaamoy kita kahit nasa malayo ako. Delikado yan. May pag-aalalang wika nito. Agad namang humingi ng dispensa si Emma at sinabing uuwi na siya pagkatapos nilang mag-usap. Agad namang binalingan nito si Sean. Sean, umuwi na kayo. Maghanda ka ngayong gabi dahil narinig ko na may gagawin ang makukulam sa iyo sa gabing ito. Paliwanag pa ng ama ni Augusto. Tumangot ang ulang si Sean. Ano ang ibig niyong sabihin? Tanong ni Augusto sa ama. Agad naman ito nagpaliwanag. Narinig ng inay mo na may kinuha silang isang napakagaling at nakakatakot na mambabarang. At isa pa, aswang din daw ito. Kaya mabuti pa, umuwi na kayo at ako nang magbabantay sa labas ng bahay niyo. Dagdag pa ng tatay ni Augusto. Agad namang niligpit nila Augusto ang mga kagamitan upang makaalis na sa burol. At galing sa burol, bahay ni Nasyon ang unang madadaanan bago kay Linda at pagkatapos ay kay Emma. Pagdating nila sa bahay ni Nasyon, mag-aalasais pa lamang. Dumidilim na ngunit may liwanag pa naman. At sinalubong sila ng mga magulang ni Sean nang makita ang ama ni Augusto. Agad namang sinabi ng ama ni Augusto kung bakit siya napadalaw. At nang malaman iyon ng mga magulang ni Sean, nakita niya ang takot sa mata ng mga ito. Mambabarang na aswang, hindi ordinaryong aswang lang. At sa isip-isip ni Sean, masusubukan nga ang kakayahan na meron siya. Pinikit niya ang kanyang mga mata at nagwika ng, Inang, gabayan mo ako sa lahat ng itinuro mo. Isinapuso ko at kayo nang bahala sa akin. Habang nagpaplano ang mga magulang ni Sean at ang ama ni Augusto kung ano ang dapat gawin, agad siyang nagsalita. Sumama kayo kina Emma. Doon kayo magpapalipas ng gabi.
bukas na kayo umuwi dito. Mahinang utos nito sa mga magulang. Tiyo, tawag ni Sean sa ama ni Augusto. Kayo rin ho, kung pwede doon na muna kayo kay Emma. Bantayan niyo po yung kaibigan ko. Pakiusap ni Sean at agad naman itong tumingin kay Augusto. Sumama ka na rin sa kanila. Bantayan mo si Emma dahil may ibang pakiramdam ako sa matanda kanina. Wika pa nito at agad namang nagwika si Augusto. Hindi mo ba naiintindihan ang sinabi ng itay? Naguguluhan na tanong ng binata. Ikaw at ang pamilya mo ang punteriya ng Mambabarang, hindi si Emma. May pagalit na tonong sabi ni Augusto. Ngumiti si Sean sa binata, sabay sabing, naintindihan ko Augusto, alam ko. Kaya nga gusto ko mamaya, ako lamang mag-isa sa bahay upang magkasubukan kami ng Mambabarang na yon. Nakangiting wika ni Sean at tahimik lamang ang mga magulang niya at nakiusap ito hanggang sa nakita niya na tumangutang lamang ang kanyang ama. Ayokong may madamay pang iba, kaya ipangako niyo sa akin na walang lalapit sa bahay mamayang gabi. Naniniguradong sambit pa ni Sean. Walang nagawa si Augusto kung hindi ang sumunod sa gusto ng dalaga. Pati ang ama nito ay sumunod na lamang. Umalis na ang grupo at si Sean na lamang ang naiwan sa bahay. Umupo muna siya sa labas ng pinto habang nakatitig sa buwan. Nagmuni-muni habang nakasandal sa dingding ng kanilang bahay. At nung nagutom, pumasok siya sa loob at kumain. Iniwan niya lamang nabukas ang pinto at pagkatapos kumain ay bumalik siya sa labas at umupo ulit sa mahabang upuan na gawa sa tabla. Habang nakikiramdam, nung sinilip niya ang orasan, mag-aalas 9 na ng gabi at nakita niya na bilog na bilog ang buwan na kulay dilaw. Dito na siya nag-orasyon. Inikutan niya ang buong bahay habang may inuusal. Kumuha siya ng buntot pagi at itinabi niya iyon sa pag-upo. May inilagay rin siyang orasyon sa buntot pagi. At habang nakaupo, nilalaro-laro pa niya ang kanyang mahabang buhok. Nang makarinig siya ng pagaspas, nilibot niya ang paningin. Napansin niya na sobrang tahimik na ang paligid at agad na nagwika si Sean. Kanina ko pa kayo hinihintay. Simpleng wika nito habang iniikot-ikot ang kamay sa mahabang buhok nito na nakalugay lamang. Pangahas ka, ineng. Garalgal na wika ng isang matandang babae. Napadako ang tingin ni Sean sa gilid ng bahay sa may punong sampalok. Doon niya nakita ang isang babae na nakatayo. Buhag hagang buhok, napakalansa, at tumingin lamang si Sean dito. Sa palagay niya, ito yung aswang na Mambabarang na kinuha ng pamilya na gustong gumanti sa kanila. Patayo na sana siya nang nakita niya ang isang itim na aso na paikot-ikot sa di kalayuan. Dilaw ang mga mata habang umaangil. Ilan kayo? Tanong ni Sean sa matanda. Hindi ito sumagot at tumawa lamang ito sa garalgal na boses. Hindi ka naaabutan ng sinag ng araw, ineng. Nang aasar na sabi ng matanda. Ngumiti naman si Sean. Ah, ganun ba? E di sige. Patayin mo ako kung kaya mo. Hamon ng dalaga. Tumayo ito at hinawakan ng buntot pagi at dahan-dahang lumalapit sa matanda. Nagulat ang matandang aswang sa ginawa ni Sean
na parang wala lamang sa dalaga ang sinabi niya. Nakangiti pa itong lumalapit. Ngiti na malademonyo. Agad na tumalo ng matanda upang sakmalin si Sean. Ngunit inihampas niya ang buntot pagi. Natamaan ang matanda sa bandang dibdib at bumagsak sa lupa. Agad namang nilingon ni Sean ang aso na akmang aatake sa kanya. At isang malakas na hampas ng buntot pagi ang isinalubong ni Sean dito. Napahiyaw sa sakit ang aso at umuungol ito sa apdi. Nung lingunin ni Sean ang matanda ay sinusubukan itong bumangon sa pagkakadapa habang hawak-hawak ang dibdib. Nag-usal ulit si Sean bago inihampas ang buntot pagi sa likod ng matandang aswang. Agad na napadapa ulit ito sa lupa. Ang aso naman ay dahan-dahang nawawala ng malay. Hanggang sa ngumiti si Sean. "Diba? Sabi ko sa'yo." Sabi ni Sean habang nakikita na may lumalabas na usok sa sugat ng aso. Tumingin siya sa matanda na nahihirapan na rin at kinakapakapan nito ang dibdib sa bandang sugat nito. Bumalik si Sean sa pagkakaupo habang hawak-hawak ang buntot pagi. Panayang ungol ng matanda habang nakahandusay sa lupa. Tahimik lang ang paligid at ang tanging nadidinig na lamang ni Sean ay ang hiyaw ng matanda na halatang nahihirapan. Nakikiramdam pa rin si Sean at sa katahimikan ng gabing iyon, nakita niya na may tumalon galing sa puno ng santol. At ito ang matandang babae na ina ng nakainkwentro ng kanyang ama. Tumayo ito sa gilid ng puno at nagsalubong ang mga paningin nila. 3 metro lang ang layo nito sa kinauupuan ni Sean at nakita lahat ng matandang babae ang nangyari. Tumayo si Sean habang hawak-hawak pa rin ang buntot pagi. "Akala ko malakas at nakakatakot ang ipinadala mo dito para tapusin ang buhay namin. Nag-alala ako ah." Nakangiting sambit ng dalaga. "Hindi ko kayo titigilan hanggat hindi ako nakakaganti sa inyo." Sagot ng babae na halata ang galit sa boses niya. "Ayos lang. Magkakasubukan na lamang tayo at tignan natin kung sinong aatras sa bandang huli." Lakas loob na sagot ni Sean. Nakita niya na hindi nag-iisa ang matanda, ngunit hindi sila naglakas loob na lumapit sa bakuran nila Sean kung saan nakahandusay ang matanda na hiyaw pa rin ang hiyaw ng dahil sa sakit. Hanggang sa kumuha si Sean ng gasera at isinara niya ang mga pinto. Nagdesisyon ito na pupuntahan niya sina Emma at habang naglalakad mag-isa, alam ni Sean na may sumusunod sa kanya. Hanggang sa huminto ito at nilingon niya kung sino ang sumusunod. "Agusto naman, ang tigas ng ulo mo." Uwi ka ng dalaga na parang naiinis. Lumabas sa talahiban si Augusto. "Gusto ko lang masiguro na maayos ka," sabi ng binata. "Alam ko kanina ka pa nakamasid at alam kong nasa paligid ka lang kanina. Huwag mo nang itanggi," sagot ng dalaga sabay hampas sa braso ni Augusto at napangiti lamang ang binata. Sabay silang naglakad papunta kina Emma na may ilang daang metro ang layo. At nung malapit na sila sa bahay ni Emma, agad na natigilan si Sean dahil may naramdaman siyang presensya ng isang tiktik. At alam niyang hindi ito ang ama ni Augusto. Pati ang binata ay umaamoy-amoy din
at sabay silang tumakbo papunta sa bahay ni Emma. Nung pagdating nila, nakita nila na nakatayo sa labas ng bahay ni na Emma ang tatay ni Augusto at ang ama ni Sean. Agad na umaliwala sa mga mukha nila nang makita silang papalapit. "Tay, may nangyari ba?" Wika ni Sean sa kanyang ama. Agad naman siyang niyakap nito at tinanong kung ayos lang ba siya. Napatawa si Sean sa tinuran ng ama. "Tay naman, kung hindi ako maayos, makakarating kaya ako dito?" Medyo pilyong sagot nito. Ibinalik niya ang tanong. "Ayos lang ba si Emma?" Sasagot na sana ang kanyang ama nang nakarinig sila ng sigaw. Agad naman silang pumasok sa loob ng bahay at naabutan na namimilipit sa sakit si Emma. Hinawakan niya sa kamay ang kaibigan na umiiyak na sa sobrang sakit. "Anong nangyayari?" tanong ni Sean sa ina ng dalaga na hindi na mapakali at mangingiyak-ngiyak na rin. "Hindi ko alam, Sean. Kanina maayos naman siya. At nung nakarinig kami ng tiktik, doon sinabi niya na sumasakit ang tiyan niya." Sagot ng nanay ni Emma. Si Linda naman ay nasa tabi lang habang hinihimas-himas ang likod nito. "Kumuha kayo ng asin," utos ni Sean. Agad namang kumuha ng asin ang ina ni Emma. Inilagay yun ni Sean sa pusod ni Emma sabay usal ng dasal. At nakalipas lang ang ilang minuto ay parang nakatulog na ito ng mahimbing. Si Mario naman ay nagbabantay sa likod ng bahay nila Emma. At nung nakita na maayos ng kaibigan at mahimbing na ang tulog nito, bakas ang galit sa mukha ni Sean. Dali-dali itong lumabas at paglabas nito, agad na inutos niya sa ama kay Augusto, Mario at ama ni Augusto ang pumasok sa loob ng bahay at isara ang pinto. Agad na tumutol si Augusto, ngunig narinig niya ang galit sa boses ng dalaga nang nagsabi ito ng, "Umanda ka sa akin, demonyo ka." Nanggigigil na sigaw ni Sean. Tahimik na pumasok sa loob ng bahay si Augusto at isinara ang mga pinto. Kumuha ng lupa si Sean at may ibinulong ito habang ang isang kamay ay mahigpit na hinahawakan ang buntot pagi. Isinaboy niya ang lupa sa hangin at isang malakas na pagbagsak ang narinig niya na sa paglalarawan ni Lola Sean ay isang tao na may napakahabang dila at puro balahibong katawan nito at pulang-pula ang mga mata. Nilapitan niya ito at agad na hinampas niya ng buntot pagi. "Demonyo ka! Binalaan na kita!" Galit na wika ni Sean habang hinahampas-hampas nito ang buntot pagi sa katawan ng nakahandusay na nilalang. "Kapag may mangyaring masama sa kaibigan ko, papatayin kita," wika nito sa galit na boses. Saksi ang mga magulang ni Sean, Augusto, ang ama nito, magulang ni Emma, Linda at si Mario. Dahil nakatayo na sila sa may pintuan nung nakarinig sila ng isang malakas na pagbagsak sa lupa. Kaya agad naman nila itong tinignan. Nagulat sila sa ipinakita ni Sean dahil kailanman ay hindi nila ito nakitang magalit ng ganun. Umuungol lang nila lang at pagapang na sinusubukang lumayo kay Sean. Ngunit sinusundan nito ng dalaga at bawat hakbang nito ay siya rin ang malakas na hampas ng buntot pagi sa likod. Napatigil na lamang si Sean nang narinig niyang sumigaw ang nanay niya. "Anak, tama na," sigaw nito. "Huwag kayong makialam, Nay." Malakas na sigaw ni Sean
habang nagpalit na ng anyo ang aswang at isang matandang babae na ito. Siya ang matandang babae sa burol. Agad na patakbong nilapitan si Sean, ni Linda at ni Yakap. Doon, parang naalimpungatan si Sean at nabitawan ng buntot pagi. Napaupo si Sean sa lupa habang ikinukuyom ang mga palad. Nanginginig na ito sa galit. Agad namang humingi ng tulong si Linda sa mga magulang ni Sean. At paglapit ng mga ito, nakita nila nang umisi si Sean na parang hindi na nila ito kilala. Tumingin ito sa aswang ng sobrang sama habang nanginginig ang mga laman nito. Parang gigil na gigil. Agad na kumuha ng balde si Agosto na may malamig na tubig at ibinuhos iyon kay Sean. Doon, parang nagising ang dalaga. Huminga ito ng malalim dahil sa lamig ng tubig at tumayo. Pinapasok nila agad si Sean at binigyan ng tuwalya upang balutin ang katawan nito. Gulat, hindi makapaniwala, natulala. Yun ang reaksyon ng mga nakasaksi sa ginawa ni Sean. Doon nila ito unang nakitang magalit ng gusto. Nang may masmasan ang dalaga, napaiyak ito at humingi ng kapatawaran sa mga magulang at mga kaibigan. Habang si Emma naman, himbing na himbing sa tulog na walang kaalam-alam sa nangyari. Binanggit din ng dalaga na may dalawang katawan ang nasa bakuran nila. Nagulat ang mga taong nakapaligid kay Sean. At yun, ikinuwento niya ang nangyari bago pa pumunta sa bahay nila Emma. Kinabukasan, magkasama sila Sean, mga magulang nito, si Augusto, Emma at Linda na pumunta sa bahay nila. Nakita nila na nakaupo ang matandang mambabarang sa harap ng bahay nila sa may puno ng santol. Nakasandal ito sa puno habang nanghihina na ito. Nagulat ang ama ni Augusto at ang mga magulang ni Sean. Habang tahimik lang at walang imik si Sean. Agad na kumuha ng tubig ang ina ng dalaga at ipinainom ito sa nanghihina na matanda. Tulungan niyo ako. Mahinang sambit ng matanda na nagmamakaawa sa ina ni Sean. Nakamasid lang si Sean at inalsa ni Augusto ang matanda at ipapasok sa loob ng bahay. Habang si Sean ay tahimik pa rin tinitignan ng matanda. At nung nasa pintuan na si Augusto, habang karga-karga ang matanda, sumigaw ang matanda. Wag mo akong ipasok. Nanginginig na wika ng matanda at dagdag pa niya. May inilagay siyang pangontra sa bahay, kaya hindi pa ako makaalis-alis dito. Ay dahil ipinako niya ako upang abutan ako ng umaga. Wika ng matanda. At nung lingunin nila si Sean, nakita nila na tahimik lamang ito habang nakatitig sa kanila. Nilapitan si Sean ng kanyang ama. Anak, hayaan mo na gamutin natin siya para makaalis na siya sa lugar na ito. Malamang magtatanda na siya at hindi na manggugulo pa. Uwi ka ng ama ni Sean. Tumango lamang si Sean at diretsyong pumasok sa loob ng bahay. Nung nasa loob na ito, nagsabi ito na ipasok ang matanda. Na ipasok naman yun ng maayos ni Augusto at ginamot nila ang sugat nito. Hanggang sa natulog si Sean ng buong maghapon dahil pakiramdam niya ay nanghina ang buong katawan niya. Nagising siya kinahapunan at nakaramdam ng may humahawak sa kanyang kamay. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nagulat siya dahil nasa tabi na niya si Jun. Nakangiti ito habang pinagmamasdan siya. Agad na bumangon ng dalaga at mahigpit na niyakap ang nobyo. At yun nga Sir Chris,
Isang buwan ang lumipas, nagpakasal sa civil o West si Lola Sean at Lolo Junko. Tumira sila sa Sikihor at paminsan-minsan umuwi naman sila sa Iloilo. Hanggang sa naging tatlo ang anak nila. At yun nga, may nangyari. Kaya lumipat pa sila sa Zamboanga City. At sa Zamboanga, naisilang ni Lola Sean ang pang-apat niyang anak. Dito na rin siya tumanda at si Lolo Jun. Hanggang sa nakapag-asawa ang kanyang mga anak. Nagkaroon ng kanya-kanyang pamilya. At yun nga Sir Chris, isa ako sa apo ni Lola Asuncion. Hanggang dito na lamang Sir Chris. Ito na yata ang pinakamahabang kwento na naibahagi ko sa inyo. Zell ng Zamboanga.